Yo, good morning, Jimmy TV. Nagbabalik. Ang topic natin ngayon mga sir. Ano ba ang pwedeng gamitin na spec sa disless server? Ano? Copy muna kayo mga sir. Actually lahat pwede naman yun. Depende sa kung ano yung mga games na ilalagay niyo o mga games na nilalaro din sa computer shop niyo. Ang nilalaro lang naman dito sa akin ano lang naman mid gaming ano lang online games. Kaya kung ano yung binabase din yun kung ano yung server mo. Pero kung meron kayong budget, mas maganda, mas mataas yung server kaysa sa client. Pero sa akin ngayon, ang ginawa ko mababa lang, alos parehas lang yung server sa client. Kasi yung matataas ko specs ng konti, mataas ng konti. Ayun yung ginagawa kong client para mas maganda. Para ano, sabi masayahan yung naglalaro. Ganun. Ano ba ang pwedeng i-display server na specs? Like sa Intel i3 Core 2 Duo pataas, pwede na yun. Pero depende yun sa ilalagay nyo yung games. Pag mga ganong specs, like nitong akin ginamit ko dito A4 6300 built in GPU lang, 8 GB. Ayan po ano, ang mga games ko lang naman dito yung kayang i-run ng server. Dapat yung games mo kaya siyang i-run ng server para maayos mo yung setting niya din, para ma-install mo. Kasi pag di niya kayang i-run na ito, tips lang itong A4 6300, like example, meron kang server ganito, tapos meron kang Ryzen, siyempre gusto mo siya lagyan ng ano tawag dito ng Apex Legend, yung matataas na lang high gaming specs na PUBG, mga ganun, Fortnite, Ryzen, yung mga kalalasang game sa Ryzen 3 pataas. Ayun, pag in-install mo dito yung Ryzen, yung mga ganun PUBG, Apex Legends, Fortnite, pag in-install mo siya dito, siyempre hindi mo siya mararun kasi nga mababa yung specs ng server mo. Ayun, ayun yung pinakaiba niya. Kung ano lang yung server mo, yung pwedeng install sa server mo, yun yung pwede mong ilagay sa lahi kasi server nga siya din. Ano yung laro mo doon sa server, yun lang din nalalaro. Pero kung gusto mong maglagay ng ganong mga games, high setting na mga games, kailangan mataas yung server mo. Depende yan kung ano yung setup na gagawin mo. Pero ang setup na ginawa ko, ito, mababa. Ito, naka-stack na lang kasi itong server ko na ito. Inaayos ko lang siya. Ayan. Mabot naman sa mga application niya. Ayan, mga in-install ko lang. Marami-rami din. Ito, yung server na ito, hindi ko siya nilalaro. Pinaglalaro. Itong mga games na nandito, pwede siya malaro, pero habang naglaro yung client, tsaka yung
Server. Siyempre, iwasan nyo maglaro. Like gamer kayo. Ako gamer ako dito. Gamer din ako. Kasi naglalaro ko sa client. Hindi dito sa server. Kasi minsan nagkakaproblema siya. Mamamatay. Ano yung customer niya? Maaasar. Mag-aalis yun. Ganun. Hindi siya recommended laruan. Pero kung maganda naman yung server niya, recommend, pwede mo siyang laruan. Depende sa inyo. Ikaw naman mag-i-decision niya. Pero pag ganito lang server niya, mababa lang. Hindi siya recommended laruan. Kasi, yung isa pa yung RAM niya. Kakainin kasi yung RAM niya ng this list. Ito, example ko, this list. Install ko dito, I copy. Ito yung akin na. Ayan. Windows 7 nga. Gamit ko. Itong RAM na to, naka, ano na yan. Kakainin yan ito. Kakainin niya ng server mo, ng RAM. Data system, ito. Naka-force siya sa 2 gig. 2 gig lang yung kakainin niya. Plus pa yung install yung mga application. Like ito, VirtualBox. Dito ko install yung ano ko, PFSense. Pangalan niya. Dual LAN card for gaming. Nakaset siya sa 500 MB memory. Depende sa inyo kung ano. Yan. E di ano na yun. 2 gig plus 2. 2 gig and 500 MB na. Makakain dito sa aram niya. Bakit disabled siya? Galing yun. Paging laruan nyo pa ano siya kakainin niya lahat ng RAM, magkaka problema yan habang naglalaro kayo. Ganun. Sa this list naman kailangan nyo dito gigabit yung LAN card nyo, gigabit yung LAN card ng ano nyo, ng motherboard built-in. Check nyo yun kung gigabit. Ibig sabihin, pwede kayo mag-disless. Pwede siyang setup sa disless. Recommended kasi ito 1000 Mbps na o gigabit na LAN card. Tsaka yung switch na gigabit. Kailangan yun para mabilis yung booting, mag-boot, tapos mag-process, and then magpasa ng mga files. Like, ano, magpapasa kayong mga files. Madalas kami ginagawa dito. Ano? Yung LOL, mataas yung gigabyte. Ito lang yung games ko dyan, mga idol. Ang ginamit ko dito, isang it's HD. Ano pala? HDD pala. HDD. As dalawang SSD. Yan. Ano, isang SSD 120 gigabyte ang isa. Bali tatlo na nakalagay dito sa akin, syempre. Isang HDD, dalawang SSD na 120 GB. Magkaiba din ito ng brand. Itong isa Kingston, itong isa Western Digital, yung green. Pasensya na kayo dito kasi umaga. Umitila ako yung mga manok sa amin. Pabinsa kasi. Yun yung ginawa ko. Kailangan kasi dito
hindi siya, hindi nyo pwedeng hatiin kasi yung isang SSD, gawin yung image tsaka write back, magkaka problema ka. Like ito, mapupuno na siya pag, lalo pag maraming OS yung nilagay nyo dito sa server, no? Ayan, medyo isang OS pa lang nakalagay dyan, pero maano na, malipuno-puno na. Ayan. Ito naman right back. Ito yung nagsisilbing na naman. Storage ng mga client. Ito yung, ano, mga games ko. Ayan, lol. Ito. Dito ko na din install yung mga OBS, Crossfire, para madedetect na ng client in case na install niya sa client. Ayan. Itong HDD ko 500 GB lang yan. At least mababa lang talaga yung specs ko. Pero kung may budget naman kayo, mas maganda, mas laki. Diba? Kung gusto ko bumiling Ryzen, hindi lang tayo makabili kasi walang budget mga sir. Baka naman. Ayan po, ano. Ganyan po yung setup na ginawa ko. Start. Tapos ito nga yung LAN card. May extra LAN card akong ilagay dito. Para dalawa sila. Ito yung sa router nakasaksak sa internet. Ito. Ito, ang gagawin nitong PepSense, kukontrolin ko yung internet ko para hindi siya maglalag na. Ganun po yun. Kukontrolin ko yung internet ko dyan para pag pumato siya sa client. Ito yung magbabato siya sa client. Itong isa. Dito lalabas yung internet, no? Ibabato doon sa switch papunta doon sa client para hindi naglalag yung games, makokontrol mo yung net mo na kahit mag YouTube man yan, mag download, mag upload, hindi maglalag yung games nyo, no? Ito yung virtual box. Ito medyo mahirap isetup to pagka beginner ka lang. Ayan, sana meron kayong natutunan. Maraming salamat sa inyo. Bago tayo magtapos, huwag nyo magkalimutan mag-subscribe din. Like and share nyo na din yung video para maraming makapanood. And then, on mo na din yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod kong video na gagawin. Maraming salamat. God bless you po, mga sir.